Jose Alan Sudario. Nandito po ako ngayon sa Bitag upang ihingi ng tulong ang kapatid ko na si Evangelio Sudario, DH po sa Barin. Unang trabaho niya, nagkaroon siya ng isang amo. Hindi sila nagkasundo sa sweldo. Sa bagong amo niya, okay naman ang ano niya. Ang problema lang po na magama pa niya. Kayo, umihingi po ako ng tulong sa inyo na sana po umihingi na lang po ako ng pinas. Gusto ko na lang po umuwi. Dahil po sa tuhan ko, hindi po akong kapalakan ng paayos. Hindi po ako ng tulong sa inyo. Sinabihan po siya ng doktor na magpahinga ng mga ilang buwan dahil may akyat na daw ang uric acid niya. Pwedeng ika-resulta na malumpo daw siya. Nararamdaman ko po awa. Matindi pong awa eh. Gusto ko po pagkauwi na lang. Hindi ko nung kaya. Hindi lang ako makapagtrabaho dahil sa kapatid ko. Kaya ang sa akin lang baka gusto ko may tulong kung paano makauwi siya. Kasi talagang mahal na mahal kong kapatid ko. Kasama ho natin yung kapatid ngayon dito, ano, na si Evangeline, nandun pa rin. At itong Cinderella International Manpower Services, ay ewan natin kung anong naitulong mo rito. Nasa telepono si Annalyn Pulans. Magandang gabi. Ay, magandang gabi po, sir. Alright. Annalyn, kami ho'y magtatanong lamang. Hindi namin alam yung ano ng tao. Yung report na may mga report pa lang ganan is taksyon ng team po natin kagabi po. Pina-issuehan po namin ng ticket. Siya po ay nasa shelter po ng embassy natin. Ayun, okay. With that, kami ho'y nagpapasalamat sa inyo, Annalyn. Ano? Mag-aantay na lang kami sa pagdating ho ng kapatid ho. Si, yes, okay. Sir. Yes, sir. Alam po problema dahil yan po ay ating inaasikaso. Ang problema lang po ay dapat din sa pamit, i-inform din po ang agency bago po mag-ano. But anyway, hindi naman po natin sila masisi, no? Kasi medyo natatakot. Mm-hmm. But then, napaka-safe po nila dahil nasa pangangalaga siya ng ating embassy at ready na po siya na makauwi sa Pilipinas. Yeah, okay. Marami so, siya. Walang problema, basta't importante. Mas mahalaga sa atin, nasundo natin, nandito na siya. Cargo ka na namin, ha? Sa embahada na, ha? Hindi salamat. Na siya pwede mapagsamantalahan yan, ha? Okay. Saan ba namamagampa mo? Ito nga, ito yun o. Nakakirot ko eh.
una pumunta ko, ang amo ko po is matanda. Kaso nga lang po, ibinalik niya po ako sa agency kasi hindi niya po ako nagustuhan. Hindi kami nagkasundo sa sahod. Isang buwan lang po ako sa kanya. Pagbalik ko po ng agency, binigyan po ako uli ng amo na pangalawa. Nag-aalaga po ako ng bata, naglilinis ng bahay. Kung kailan po ako naglimang buwan sa kanila, doon naman po ako pinag-anuhan na ang bata po, sinasaktan ko daw po. Nakita po nila sa CCTV na ang bata ipinapalo ko raw po dito. Pero po yung papalo po na yun, hindi po talagang pinapalo. Bali yung patulog pong natural pong pinapakpakan ko lang po sa legs. Kasi kami lang ang naiiwan sa loob ng bahay. Namumonitor kami sa cellphones pamamagitan ng CCTV. Pagdating nila sinabi, pinapalo ko raw po yung bata. Gusto ko lang din makatulog ang bata pero hindi siya sinasaktan. Pero sa galaw ng CCTV, hindi ako makapaniwala na ganun ang naging galaw ko sa CCTV. Na lumabas na sinasaktan ko po yung bata. Wala akong naging choice. Dinala nila ako sa embassy po. Pagdating namin ng embassy ng amo ko, nandun yung may-ari ng agency. Parang nagkakaayos, sana na wag na lang akong ipakulong ng amo ko. Pero wala rin nagawa ang embassy at agency kasi ipinakulong din ako ng amo ko. Nag-usa ako sa kulungan ng 4 na araw. Wala po akong magawa kasi nasa kulungan po ako. Sabi sa akin, bibigyan na lang din daw ako uli ng amo para hindi na ako uuwi. Hanggang sa yun, idinala ako uli ng agency. Tapos yung sabi naman po ng embassy, tsaka agency, nagkasundo sila na ayusin ko na lang daw po, bibigyan na lang nila ako ng trabaho uli kasi kung uuwi daw po ako, babayaran ko daw po yung ano ng amo ko. Wala akong naging choice kundi umuo na lang para magtrabaho ulit. Yun naging pangatlong amo ko po ngayon. Yun po, yun na po yung mabait na amo ko. Ayoko po sanang umalis. Kaso nga lang po, ako naman po ang inayawan na nila dahil namaga po yung paa ko. Binalik po ako sa agency. Nagtanong po ako sa kanila, tutulungan niyo po ba ako makauwi? Kasi uwi na lang po ako. Sabi ko, kasi wala naman po akong pera. Sabi ko po, sinagot lang po sa akin, kung may pera ka, makakauwi ka. Kung wala kang pera, bigyan ka namin ng ano, extra job. Sinabi ko po sa kuya ko na tulungan mo ako. Sabi ko, wala akong perang pamamasahe. Hindi naman nila ako tutulungan daw pamasahe ko. Ayun, sabi nga niya, sige, gagawa ako ng paraan. Nag-abroad ako para sa mga anak ko po, para mapaaral ko yung mga anak ko. Hindi ko naman po alam na magiging ganun po yung kapalaran ko sa abroad. Sa una, maganda pa lang silang makitungo. Pag matagal na, iba na yung ano nila. Ayoko na po. Ayoko na po wag abroad. Inakala ko pong maganda magiging buhay ko sa abroad. Nagkawali po ako. Ito na lang po ako. Ngayon nandito na po ako. May konting ano pa po, pobya sa nangyari. Pero siguro babawi din po. Magiging masaya din po pagdating ng araw. Sa mga gusto po mag-abroad, sana mag-isip po muna kayo din sa po beses bago niyo po gawin. Hindi po lahat na nag-abroad siniswerte. Hindi po lahat na nag-abroad eh. Magiging okay ang buhay mo doon. Lalo na sa mga amo Arabo. Ang hirap intindihin. Nagpapasalamat po ako sa Bitag at natutulungan niyo po yung mga kagaya namin na naghihirap sa ibang bansa. Salamat po sa inyo sa Bitag.